Yan, mga kasbiro, dito po tayo sa tapat ng Bupa Beach, Yapak. Yan, mga kasbiro. Bali, tatlo kami ngayon magkasama, dalawa kaming divers ni Kyle. Yung papa niya, yung kapitan namin. Yan, mga kasbiro, ang oras po natin ngayon ay alas 3:30 ng hapon. Kaya diretso na kami hanggang gabi na. Yan, mga kasbiro. Abang-abangan natin ano madadali natin dito. At ito na nga po ang unang drop natin sa hapong ito. Pero habang dahan-dahan po tayo pababa, gusto ko lang pong i-shout out ang Team Boracay Spiros, sila Master Gabi Ramal, Master Dani Herida at Kabantay Vlog at Tuto Ramos Official. Mga kaspiro, suportahan po natin ang kanilang YouTube channel. At maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta ng aking YouTube channel. At hindi pa po nakasubscribe, pindutin nyo lang po ang subscribe button. At huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga exciting nating mga videos. At sa lahat po ng mga kapatid na nasa uniform personnel, shoutout po sa inyo. Marami pong salamat sa walang sawan yung suporta. At ito na nga po mga kaspiro, ang una nating target ay isang unicorn fish. Yan, nadali natin ito mga kaspiro. At sa lahat po ng nagpapa-shoutout, hindi ko man po kayo maisa-isa, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment down below na lang po. Shoutout po kay Jonathan Maghuyop. Isa po siyang Spiro at siya po ngayon ay nagda-drive sa Fairways and Blue Water. At shoutout po sa mga taga Marispa at sa lahat po ng mga taga INC Construction. Kaspiro, ang pangalawang drop natin habang dahan-dahan po tayo pababa. Marami po tayong nakikitang mga unicorn. Ayun mga kaspiro, kung nakikita po ninyo, medyo malabo nga lang po ang tubig, pero siyempre pag medyo malalim ng sinisira natin ay ini-expect natin na makakadali tayo ng magagandang mga isda. Kaya abang-abang tayo mga kaspiro kung ano madadali natin. Kaya nga po, marami na tayong nakikita ang mga unicorn. Siyempre mga kaspiro, pipili tayo ng kung ano madadali natin dito. Yun sana ang targetin natin mga kaspiro, isang midnight snapper. Kaso lang mga kaspiro ay napaka-ilap niya, bigla siyang bumalik. Kaya antay-antay pa ng konti para makapili tayo mga kaspiro. Ayun, maraming unicorn mga kaspiro, pero pipili pa po tayo ng medyo malaki-laki mga kaspiro. At nag-antay-antay pa tayo ng sandali. At ito na nga mga kaspiro, meron na tayong target na unicorn fish. At ayan mga kaspiro, nadali natin isang unicorn. Oh.
size na po ito mga kaspiro. Nasa ano na po siya, nasa 8 grams. Ito na nga po mga kaspiro ang pangatlong baba natin. At marami tayong nakikita mga dalagang bukid. Mga dalagang bukid yan mga kaspiro. Nakikita nyo marami na yan. Yan mga kaspiro. At abang-abang tayo uli kung anong madadali natin dito mga kaspiro. At meron akong nakikita dito mga kaspiro na yung lapu-lapo. Medyo malayo lang siya sa atin. Kaya inaantay-antay ko pa at makatiming mga kaspiro. Ayun mga kaspiro, target na natin siya. Ayun. Nadali po natin mga kaspiro itong lapu-lapo. Mga kaspiro, good size na po ito. Nasa 7 grams na po siya. At ito naman po mga kaspiro ang pang-apat nating drop. Habang dahan-dahan tayo pababa. Sa mga free dive po, tip lang po sa mga nag-free dive. Mga kaspiro, pag medyo malalim po ang dinadiveban natin ay iwasan po natin na tayo ay magagalaw para yung hangin natin po ay humaba. Ang totoo niyan mga kaspiro, kahit makikita nyo sa video na medyo malikot ay ano lang po yan mga kaspiro, liig lang ang gumagalaw nyan. At ito na mga kaspiro ang long nose emperor. Swerte natin mga kaspiro, nadali natin ito. Ayan mga kaspiro, ang laki po nito mga kaspiro ay umabot siya ng 1.8 kilo po. Good size na rin po sa isang long nose emperor. Ayan mga kaspiro, swerte natin. Mga kaspiro, ito na nga po ang huling sisid natin. Swerte natin mga kaspiro. Nakadali tayo dito ng Big Eye Trevally Supple. Ayun mga kaspiro. Wow. Laki nyan. Nanghila pa siya. Kaya, ang swerte natin dito mga kaspiro. At habang pataas tayo mga kaspiro, hindi ko naman siya talagang nilabanan ang gusto ng pag-ila kasi alam ko na hindi talaga ano, hindi talaga maganda ang patama natin. Kaya medyo alalay tayo dito mga kaspiro kasi hinihila tayo. Kaya tinawag ko si Master Kyle. At ito po ay second shot natin sa kanya mga kaspiro, kasi kinakabahan din ako baka matanggal
Ayun mga kaspiro, binanata na ni Master Kyle. Ayun ang chicken shot. Kaso nga lang mga kaspiro, hindi sumagi sa isda yung shot niya. Pero secured pa rin yung isda natin mga kaspiro. Ayun, alas 5.7 po ito mga kaspiro, itong Big Eye Barracuda 5.7. Swerte natin. Bapak-bapak, Rex. Oh. Bapak-bapak, ah. Pero ito na nga po ang unang drop natin sa araw na to. Medyo dito tayo nag-drop sa medyo malalim mga kaspiro, at habang pababa tayo ay meron na tayong target na bariri. Ayun mga kaspiro, natamaan siya kahit tinira natin siya ng medyo malayo. Malalim po kasi ito mga kaspiro, kaya hindi na natin kayang sumagad, at swerte naman natin at meron agad tayong isda na target. Ayun, at nadali natin ito mga kaspiro. Ang spot po na ito mga kaspiro ay bago ito. Kasi nakikita nyo kanina dun sa medyo dulong bukid, ay yun ang tinatawag namin dito mga kaspiro na Punta Pusiw. Ang tapat nun mga kaspiro ay protected area or sanctuary. Ayan, kaya dito naman kami banda at malayo naman yun mga kaspiro. Hindi kami umabot sa talagang sanctuary o protected area, kasi meron naman po yun mga kaspiro na guya. At hindi tayo pwedeng lumapit doon kasi alam natin na basta protected area ay pinagbabawal talaga yan ng BIFAR. Yan mga kaspiro, nakikita nyo sa video, yun ang dulo. Punta Pusiw po yan mga kaspiro. Yan, ang ganda ng bagong spot na to mga kaspiro. Ano, ang lalim oh, parang langit yung kulay.
Berire. Kok kena pepet ya? Mga kaspiro, ito na nga po ang pangalawang drop natin at meron tayong tinatarget na unicorn fish. Malalaki po ito mga kaspiro, kaya inantay ko po talaga ito. Yung tinatawag nating surahan, yung surahang kaki, yan yung mga kaspiro ang nakikita natin. Kaso nga lang po mga kaspiro ay ayaw lumapit. Talagang umiikot-ikot lang sila at malayo. Siguro itong mga isdang ito ay sanay na rin ito na hinahabol ng mga namamana na hindi nadadali. Kaya pag mayroong namamana ng kagaya natin, ay alam ng mga isdang ito na talagang delikado sila at mayayari sila pag lumapit sila. Kaya hanggang sa bumalik ako sa taas, hindi talaga sila mga kaspiro lumapit at hindi tayo nakadali dito. At ito na nga po mga kaspiro ang pangatlong drop natin. Habang dahan-dahan tayo pababa, ay siyempre mga kaspiro yung ginagawa natin, relax. Relax na po natin yung sarili natin, yung katawan natin mga kaspiro. At liig lang po niya na ang gumagalaw. Kaya nakikita niyo po na palingot-lingot yung kamera natin. At dito mga kaspiro ay nagantay tayo at nag-fish call tayo dito mga kaspiro. At yan mga kaspiro, may biglang dumaan. Eagle ray po yan mga kaspiro. Ayun, isang kaibigan na dumaan. Kaya yon mga kaspiro, ang ganda, ang bait. Oh, dumaan lang siya. Kaya bumalik tayo sa taas na wala tayong napahala mga kaspiro. At ito na nga po mga kaspiro ang pang-apat nating pagbaba. At habang dahan-dahan tayo pababa, ay marami tayong nakikitang mga dalagang bukid mga kaspiro. At siyempre sa karamihang pagkakataon, kapag ka maraming mga dalagang bukid o maliliit na isda, ay parang inaasahan na natin na mayroong lalapit na malalaki. Ayan mga kaspiro, ang dami oh. Kaya nagantay-antay tayo dito mga kaspiro kung ano madadali natin dito. Ayan mga kaspiro, kung nakikita nyo, ang dami talagang dalagang bukid. At nagantay-antay tayo dito mga kaspiro. Ayun, may dalawang talakitok mga kaspiro. Tinarget na natin yung isa. Ayun, natanamaan natin ito mga kaspiro. Kaso nga lang, hindi yung magandang pagkatama. Sayang, natanggal din. Wala, natanggal din mga kaspiro. Ayun. At ito na nga mga kaspiro ang huling drop natin sa araw na to, kasi mula kanina ang tanghali hanggang inabot na kami ng hapon na. Pero ang oras natin dito mga kaspiro ay nasa 4:30 pa ng hapon at malayo yung Boracay, kaya nag-ano na rin kami na uuwi. Yan sa yung nadali ko kanina, kung nakita nyo, ay isa lang po yung bariri. Yun po ang nadali natin, yung trigger fish.
Kaya ito pag ito pong pag drop ko nito sa malalim ay inaasahan ko na makakadali sana tayo ng isang malaki. At yun na mga kaspero, nakita na natin. Dalawa po sila mga kaspero. At tinataranggit na natin ito. Kasi yung tuwa ko na nakita ko sila. At ayun mga kaspero, medyo mailap. Pero inantay ko po ito mga kaspero at bumalik. Laki nito mga kaspero. Yun. Yun ang hindi nadali. Kasi mayroon po akong mali dito mga kaspero. Mayroon po kayong matutunan dito sa pagpana ko dito. Kaya hindi po natamaan. Eh sa halip na i-pull na natin yung trigger. Kaso lang, ginalaw ko pa yung kamay ko. At ayun, napansin ng isda at tumakbo siya. Kaya napana natin siya na hindi talaga nakasagi sa isda. Yung shock natin mga kaspero. Ang lalim pa naman ang matugal na ito mga kaspero. Kaso lang, yun, ganun talaga ang nangyari mga kaspero. At hindi natin nadali, sayang. Hindi bababa yun mga kaspero sa 8 kilo, yung laki na yun na Maori shepherds. Kaya sa lahat ng pagkakataon ay hindi tayo nakakadali ng marami o malaking isda. Meron din na may pagkakataon na ako isang araw yung bariri lang po. Ito naman ang nakadali nito ay sila Master Gabi at sila Master Danny, yung mga isda na yan. Yung isang midnight snapper ay inalbur ko pa yan kila Master Gabi at kila Master Danny kasi kami magkasama at itong trigger fish ay binigay natin sa guide natin kay Jay. At maghapon din siyang nagtyaga at nagbantay sa paninisid namin. Mula doon sa pinakadulo na yun mga kaspero, makikita nyo. Yung dulo na yun, yun ang Punta Fusio mga kaspero. At ngayon, nasa tapat na kami ng bayan ng Buruanga. Ihatid muna namin si Jay, yung nag-guide sa amin. Para makauwi na kami sa isla ng Boracay mga kaspero. At yun na nga, malapit na nga kami patabi. At ihatid na natin siya. Shoutout po sa lahat ng mga taga Buruanga. At meron tayo diyang mga supporter na patuloy sumusuporta sa atin. Ayun, shoutout po sa inyong lahat. Ah, bukas. Kaso lang, bangga ang katik. No? Ihaw. Jay, thank you, Jay. Kasi sa hila na yun, ah. Jay, ito. Balik na kami ng Boracay.